So yeah, ayos na siya. Ayos na siya. So maganda na siya. So malambot na siya. Pwede na higaan. So biyahe na tayo. Maglalagay na lang ng gamit. Tapos biyahe na tayo. Thank you. Ngayon po magpapahangin tayo kasi magbibiyahe tayo ng malayo. Mga isang oras mahigit. Automatic na. Libre ito sa gasolinahan. For safety na mga nagbibiyahe. So yan. Napagpahangin na tayo. Nakapagpagasolina na tayo. Naset na natin yung sasakyan. Safe na tayo magbiyahe ng malayo. So punta na po tayo. 82 kilometers later. So ngayon, nandito na tayo sa Katumba. Medyo madilim pa, kaya matutulog muna tayo. Tulog muna tayo. So yun nga po, after sana nung Three Sister doon sa Katumba, yung viewpoint doon, pupunta sana tayo sa Laura Aquan Bridal Veil View. Yun yung falls na parang veil ng kinakasal. Kaso, nagka-landslide yata, naka-block yung road. So, hindi tayo makapunta. Pupunta sana tayo next doon sa... yun nga, afternoon sana, pupunta tayo sa Everglades House and Gardens. So, maganda sana doon mag-picture-picture ng mga puno sa mga halaman kasi autumn ngayon. Magaganda yung halaman doon. So, sarado din siya tuwing Tuesday. Ngayon, pupunta sana tayo sa Tipat Museum. Titignan sana natin. Kaso, sarado din. What? Tuesday lang naman yung day off ko. Kaso, sarado lahat. Paano yun? So, pumunta ako sa Little Paris. Masarap daw yung kape doon. Katumba rin yun. Ayan po, nandito tayo sa Little Paris. So famous siyang cafe dito sa Katumba. So ito yung mga bili. Medyo mahal siya. Kaya cappuccino lang tayo. Malapit lang yun sa train station. Mga 10 minutes walk siguro sa train station. Nakakain ako ng pagkain. Kaso medyo may presyo kasi kuwan nga siya. Dinarayo ng tao. Ngayon, wala na tayo mapuntahan. Ngayon, pupunta tayo sa Botanic Garden. Kaso, iikot ng mahabang-mahaba yun. Mga isang oras. Pero sulit naman, Botanic Garden yun. Parang dun sana sa pupuntahan natin, parang yung isa. So, ngayon, pupunta na tayo. Sige po, see you na lang mamaya. So yan guys, medyo mainit na kaya nagsando na tayo ulit. Kanina medyo malamig-lamig pa. Ngayon may nakita akong mga bundok dito. Dadaan naman tayo. Boring naman kung hindi tayo dadaan sa mga nadadaanan natin magaganda. Makita nyo yan. Ang ganda dito. Medyo maglalakad ka lang ng medyo mataas. Tapos may mga nag-hiking din. May nag-hiking doon sa dulo na yun. So yan yung dinaanan natin. Makikita nyo yan. Yan. Hindi ko alam tawag doon. yung mga bundok. So may bangin. Yan. Tapos may mga rock formation. Ewan ko paano sila nangyaring ganyan. So yan, may bangin dito. Titignan natin yung bangin. May crack na bangin dito. May mga molds. Tapos may kakaibang formation ng bato dito. So guys, may nakita tayong kakaibang formation dito ng bato. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Baka si Ian alam niya. So parang ulo siya ng dragon or parang ulo siya ng reptile o something pag tinignan mo sa malayo. Yan yung na-track ako kanina kaya linapitan ko. Kakaiba siya. Tapos pag-akyat mo dito, may mga kakaibang formation siya dito. Yan. Hindi mo maisip kung paano nagpo-form ng ganito eh. Basta na lang ganyan. Wala naman tubig dito. Napakaganda.
Di ba? So guys, next stop na ulit tayo. Kita-kita na lang doon. So, what's up mga kakulangot? What's up mga kakulangot? Ako pala si Marco Langot. Ang iyong kakulangot. Nandito tayo sa Blue Mountain Botanic Garden para mangulangot. So, ayan mga kakulangot. Try lang yung intro. Nagpipili tayo ng bagong pangalan ng YouTube natin kung ano yung mga mas catchy siya. May mas catchy siyang pakinggan. Marco Locoy. Pero may katunog na at mayroon ng tumatawag na Marco Kalocoy. So ngayon, nandito tayo sa Blue Mountains Botanic Garden. So ito yung garden na gagalahan natin. So nandito tayo ngayon, iikot-ikot tayo ngayon. So start na tayong gumala para makita nyo na yung mga pupuntahan natin. Mga kakulangot. So una natin pupuntahan yung visitor center nila. Titingin tayo ng mapa. Madaming halaman dito. May mga CR din. Mga parking. Marami din tao kahit papaano. May mga nakatalukbong. Ito yung visitor center nila. Mga halaman, may pwedeng bilhin na halaman. Ayan yung mga halaman na pwedeng bilhin. May puno, may herbs. Wala palang herbs. Ayan, murang-mura sila oh. So ito yung pinaka-observation deck ng botanic garden dito sa Blue Mountain. So makikita mo halos lahat dito. Hanggang sa baba. Hanggang yung view na hindi na halos makita ng GoPro. Yan, may aeroplano ka pa nakikita dun, no? Saka may maliliit na falls. Pupuntahan natin yung mamaya. Yan. Tapos yun, di ko alam tawag dun. Madami rin turista dito, pero mostly dito. Mga matatanda lang yung pumupunta. Naligaw lang tayo. So, iikot na naman tayo. So yan kakulangot, may nakita akong kulay yelong kulangot doon. May kulay yelong puno doon, hindi ko alam tawag dyan eh. Yan. Yan guys, may kakaibang puno dito. Yeah. Parang may kamukha siya na puno. May pula din dito. Parang may katulad talaga. Oh shit! May naliligaw palang mga ahas dito. So, maghanap tayo ng iba-ibang kulay ng marijuana. Ayan, yun nakita natin. Kulay pulang marijuana yan. Kitang-kita mo, pulang-pula yung marijuana. Pag na-high ka dyan, high na high. Re-rev yung mukha mo. Kita nyo, may maliit na falls dito. Ayan. Hindi pwede maligo dyan. Galing ng design nila.
So yan, tapos na tayo mag-picture. Lilipat na tayo. Lalakad-lakad tayo. Hinahanap tayo ng iba-ibang kulay ng marijuana. Yun, doon tayo galing kanina. Sa deck kanina, sa taas. Na na-overview niya. Oh, may maliit pang poles dito. Ito pa oh. Zing! Zing! Kaso walang isda. Meron din doon, pababa. May CR kasi sa taas. Yung CR sa taas, rinirecycle nila yung tubig. Yan na yun. Saka sinawakan ko kanina. Yan, may maliliit din mga flowers. So usually mga flowers dito maliliit lang. Pag nagbubundok tayo, yun. Napakaliliit lang ng flowers. So minsan hindi mo na-appreciate, lalo na pag di mo isusong. Tapos may mga ganyang flowers. Ito, merong aloe vera dito. Ito yung nilalagay natin sa buhok nun. Yan. Yung maliit na tulay dito na overview niya. Ito, di ba? Maganda magpa-picture dito. Diyan tayo galing kanina, doon tayo nag-picture-picture. So, yun yung tulay, maliit lang siya. Then yung tubig, pababa pa rin siya, pababang gano'n. At papunta doon. So yun pala, may mga nakalagay palang pangalan. So ang pangalan ng halaman na to ay Christmas Heat. So parang kwan kasi siya, halaman na may snow. Tapos ito naman yung tinatawag na Daisy Bush. Yung bush ni Daisy. Yung bush ni Daisy. So yan, nakakita tayo ng BBM na marijuana. Saka may kulay green, di pa hinog yung marijuana. Ito, pwede nang kunin, harvestin. Pula na siya. Mag-ikot pa tayo. So yan guys, sa woodland ng area naman tayo, makakita tayo ng iba-ibang uri ng puno na nakikita sa Australia. So puno lang itong mga puno na to, bihira sa bundok namin sa Isabela. Ayan, oh. Galing nilang magterno eh, lalagyan nila ng lapsi. Ito yung tinatawag na lapsi tree Chioralzis. Hindi ko mabanggit yung pangalan. So ito po yung tinatawag nating Californian Redwood. So paano ko nalaman? Syempre dahil dito. So usually sa California nakalalagay ito. So lumalaki siya ng napakalaki. Tumatagal siya ng 2,000 years. So iyan, bahala ka na maglagay ng tamang information. Nanghuhula lang ako. Napakataas niyan. Sa meron pa dito. Ito yung mga kakaibang puno dito sa abroad. Na meron sana sa Pinas, kaso mas gusto nilang gawing pintuan or pintuan o bahay. Carnivorous na halaman.
So yun yung mga halaman na pag may pumasok na hayop, biglang magsasara. Yung isa naman, may tubig sa loob. Tapos may stuck yung hayop na nasa loob. Tapos di na makakalabas. May mga malalaking version nun. Nandito na naman tayo sa bagong location natin, mga kakulangot, mga kulangot, nandito naman. So ngayon, pumunta tayo sa Brainhold Garden dito sa Mount Wilson. So binigyan tayo ng mapa doon dahil nagbayad tayo ng $15 for adult and for kids is $5. So pansin nyo, karamihan na nandito mga professional photographer, nagpo-shoot ng kung ano-ano. Shoot sila ng pang-wedding, pang-kasal, pang kung ano-ano pa. So yan, parang nasa Baguio tayo, yung daan na yan, no? Mga puno, hile-hilera. Parang Baguio lang ang itsura. Wala na masyado nakikita dito. Sayang yung $15. Yan, galingan mo mag slow motion, sayang effort. Oh, may sea of clouds. Bababa tayo dun mamaya sa baba. So yung tatlong malalaking bato na yun, yung tinatawag nila Three Sister. Tapos nakikita mo sa likod, si off cloud yan. Tapos may nagpapalipad din ng drone. Hindi mo lang makikita kasi late, oh. Ayan. Kitang-kita, oh. Napakaganda. Ang mataas na mataas kasi yan. Bundok. Daming puno. Tayo. Wala nang magawa dito. So, uwi na tayo.